A blessed day to everybody. Ito po si Pastor Berg, Pastor Herbert, and welcome po muli kayo sa Our Daily Breath, our daily devotion to praise the Lord, to give Him thanks and appreciate the things that we've been doing sa ating mga buhay every day. Before we begin this devotion, let us pray. Dear Father in Heaven, we wanna thank You for today. You're a great, amazing, awesome God. All things are possible unto You. We love You, we adore You, we worship You with all our hearts. And we ask forgiveness for those things You've done. And please forgive us, O Lord. And we also thank You for the grace You give to us to forgive all those people who offended us, who bullied us, who did something bad against us, far in heaven, who abused us. Father, we pray for those people. Papalayan po sila, palakasin ang kanilang mga katawan at tingnan natin ang kanilang pamilya. So continue to pray for those sick people at the hospitals, all those people who are suffering ang COVID-19 patients from mild to critical conditions. We rebuke sickness in their bodies in Jesus' name. And we declare this COVID-19 virus pandemic thing will leave the earth soon and all the people will go back to normal life. We pray for the sick people today, our friends, Sister Mandel. Continue to heal Sister Mandel sa kanyang asthma. Pagaling po siya. Pagaling po yung mami niya, Sister Arlene. And heal mo rin po si Choi. And heal those sick people that we know, Lord. From head to the sole of their foot, let there be healing. Let there be power in their bodies right now, in Jesus' name, as we declare You are the great physician of all time and You heal all the sickness. From bones, to heart, to liver, to kidney diseases, to dementia. Everything, Lord, to anxieties and depressions, You healed in the name of Jesus. We declare victory now. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. A blessed day to everybody. Alam nyo, ang Panginoon Diyos ay nagbibigay sa atin ng katagumpayan. At syempre, pag-ibig at kagalakan sa ating puso. Yesterday, I talk about joy in deep inner joy, no? sa buhay natin. And God has tested me with that. God has tested me that. Nung kami po ay nag-worship ng alauna kahapon, abang tumutugtog ang aking anak ng worship song, my Facebook account was hacked. Kasama po rin yung aming church Facebook page na naruin po yung worship day kahapon. At talagang we pray hard how we can retrieve yung Facebook ko kasi napakarami pong videos, napakarami pong aalala na nandito, nakakunik, pati mga friends ko din nakakunik sa Facebook to. But you know, when I discovered somebody hacked my account because Facebook told me to, so hindi pa ako nakaramdam ng galit. Natutuwa nga ako at naaawa. Natutuwa ako sa nangyayari pa din, siyempre yung kagalakan nga, at naaawa ako the same time sa taong nakialam ng account. Kasi sabi po ng Facebook, somebody manipulated the account. Whatever, whoever he is. Of course, naawa po ako. Naawa po ako sa totoo lang. Kasi sa isang may taong may takot sa Diyos, hindi niya po gagawin yon. He will not sabotage Christian activities. He will not use forces on any other thing just to stop a Christian activity. Because ang Panginoon po ang nais po niya, ipaglalagay po sa salita niya, maraming ma-save, maraming uminit ang pananampalataya. Yun po yung trabaho ng spirit-led peoples ng Lord, no? Kung sino man po yun, kung sino ka man kapatid, kung napapanood mo ng video ito, well, patawarin ka ng Panginoong Jesus Cristo. Hindi ako galit sa Jesus, to lang. I never get mad to you because I'm grateful in my heart. You know, in everything, give thanks, no? Sayo po, no? Kaya ako po'y nagpapasalamat. Kagaya po ng sabi ni Paul sa 1 Timothy, no? Sabi niya, 1 Timothy 12 onwards, sabi niya, nagpapasalamat ako kay Christ, Jesus sa Panginoon natin. Pinapalakas niya ako para sa aking trabaho, sa ministry po ni Paul, no? Salamat sa kanya kasi kinukonsider niya akong maasahan nung inappoint niya ako para mag-serve sa kanya. Kahit na sobrang sama ng pinagsasabi ko dati laban sa kanya, pinipersecute ni Paul dati ang mga Christians, tsaka si Jesus. Pinirapan ko siya at iniinsulto, pero naawa sa akin ng Diyos. Kasi wala pa akong faith noon. Kaya di ko alam ang ginagawa ko, sabi ni Paul. Grabe, sobrang bait sa akin ng Panginoon. Hindi ko deserve to. Pero binigyan niya ako ng faith at pagmamahal na binibigay niya sa atin dahil kay Christ Jesus. See the example of Paul.
And this example we need to copy, no? Siya ay kinahabagan ng Diyos dahil siya ay nagpa-persecute. Siya ay nagmamanipulate noon sa buhay ng mga believers ni Jesus. And because he experienced love and care from Jesus, he's also doing it right now. Totoo ang sasabihin kong ito, dapat paniwalaan ng buo. Dumating si Christ, Jesus, sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. See, Paul has the humility to admit that he is weak, he is the sinner before. Pero naawa sa akin ng Diyos. Kahit ako ang pinakamasama para mapakita ni Christ, Jesus ang buong pagtatyaga niya at maging example ako sa mga magtitiwala sa kanya sa tatanggap ng buhay na walang hanggan. Maging example ako. So as we live this life, mga kapatid, mga kaibigan, sabi ni Paul, hindi pa niya kilalan si Lord. He persecuted the Christians. He disobeyed God. No, he insulted even Christ, the work of Christ before. But because of mercy of the Lord, love na pinakita sa kanya, na habag sa kanya, e na-appreciate niya yung habag ng Diyos sa kanya. As we are, mga kaibigan, mga kapatid, the message of the Lord is very clear. Kung may mga taong gumagawa sa atin ng pambubuli, pang-iinsulto, at ang mga gawain ng Diyos, yun, even me, naranasan ko yun, no? Meron ka lang binabible study ng mga taong kalala ka, pinapahintuan mo iba, pinagkakausap, para wag nang magdaluhan sa akin. You know, hindi po ito gawain ng spirit-led na mga mananampalataya. Kasi, now it's online, everybody can attend wherever they want. Basta malinaw lang sa tao na kung saan siya member, kung saan siya kasapi o kabilang na iglesia, sino talaga yung pastor niya. Basta clear sa kanya, it's okay. Huwag lang siya hangatin ng mga kulto, ng mga kusang-sang daan, mga lumang daan, mga sangandaan, no? Huwag lang siya hangatin doon, basta maliwanag sa kanya. You know, we pray for those people who don't have that spirituality maturity para tanggapin at hindi ma-insecure. Na ganun talaga, may mga taong gusto yung ibang tao na hindi ka masyado gusto. Mas nakikinig sila sa ibang tao kaysa sa iyo. Okay lang talaga yun. Me, I grew up, to be honest, without being in a hypocrisy, na lumaki po ako na hindi ko minemorize yung word na insecurity. And even when I play basketball, kapag mayroong isang kabataan, at alam ko namang kabataan na talagang lumipad sa air at nagkapiparo na tagal bago bumaba, tapos nag-topboard pa ng dalawang beses, pagbaba, inaapiran ko pa. Why? Hindi ko kaya mag-topboard. Nagtagtag pa akong timbang. Kaya ko mag-shoot na mag-shoot, pero I cannot do topboard at magkalabit ng ring. No? Bagaman si Brother Reynolds, yung aking kamanggagawa sa Panginoon, kaya mag-slam dunk yan. Hindi ko lang alam ngayon kung kaya mag-slam dunk, magtagtag ng timbang. So, definitely mga kaibigan, I urge you, all insecurities, you know, I mentioned before, insecurities ay hindi pang tagap sa katotohanan. Whatever happens in our paligid, kung sino yung may mas magaling talaga sa'yo, may mas magandang buhay talaga sa'yo, mas may mestura talaga sa'yo, you need to accept that, kaibigan. Pinakitaan si Paul ng mercy ng Diyos, ni Jesus Christ. Tayo din naman, pinakitaan ng Diyos ng habag. At ang sa akin, ang turo din ng Panginoon, kahabagan ni ibang tao, lali mga hindi gumagawa ng mabuti sa akin. And love those people who hates. Love those people who are haters. Ganda na naman kasimple yun. Kasi hindi man ako magdadala nun. Hindi po ako magdadala nun. Dahil para sa akin, naturalesa po sa akin na masayahin tao. I crack jokes most often than not. I post funny things on Facebook most often than not. Kasi I want to inspire people. And for those people who do negative things on me and to stop me from serving God, I feel sorry about you guys. Pero I pray for you. Na mabuksan ang mga isip nyo at talaga mag-mature kayo sa Panginoon ng totoo. God cannot be mocked. Whatever we sow, we reap. Lahat po ng ating ginagawang pagkakamali sa ating kapwa, sa harapan ng Diyos, hindi po natin lahat yan. Hindi man ngayon, dito sa lupa, baka sa kabilang buhay. So we really need to focus on Christ, to be encouraged in serving His kingdom. Yun po yung kailangan natin pagtrabahuan, mga kaibigan. Ang dayang pong kahalawang nahihirapan at kailangan anihin, wala pa sa Panginoong Jesucristo. Yun ang pagtrabahuan po natin. Win souls and make disciples. Share the good news of Jesus to everyone. Share God's love to everybody. Pakita yung pagmahal na mahal sila ng Diyos. Ano man nangyari sa kanila, na wala man silang trabaho, nawasan ka ng pangarap, nawasan silang negosyo, namatayan sila kamag-anak o kilala, God still love them.
and God has a better plan for them. And yun po yung kailangan pagtrabuhan ng mga Christians, no? Hindi yung pag-sasabotage ng mga gawain ng mga kapwa Christiano. Very, very wrong. No? Kaibigan, kapatid, kung narinig na papanood mo to, humingi ka ng habag sa Panginoon, humingi ka ng tawad, and turn from your wicked ways. And ask God for a brand new start, kasi hindi po talaga maganda sa isang mananampalataya o may tiwala sa Diyos o tao ang nakikitang gustong pahintuin ang gawain ng Diyos dahil ayaw niya yung tao o nayayamot siya o nai-insecure siya o hindi niya gusto yung tao. It's very, very wrong. Andahan natin ang paraan. Kapag ka pinopromote si Jesus bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas, at siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan, na tinuturo ng pastor doon na Christ died for the sins of the many of all the people of worldwide, of all generations, kay Lord po yun. Kay Jesus yan. Ang lesson pa sa tinuturo na ang religion niya magsisave. Pag nag-member sa church niya, save sila. Pag nagbigay sila ng maraming tithes at kapudo sa church na yun, sa pastor na yun, save sila. Pag ginawa nila yung mga sakramento, mga sakrabisyo, save sila. Pag yun ang tinuro ng pastor, pahintuin mo yung member mo, yung kakilalang paatinin. Pero pag tinuturo si Christ bilang Savior at tanging tagapagligtas, huwag mong hadlangan yung taong umatin, kaibigan. Kung hindi, sobrang immature ka. I tell the truth, sobrang immature ka. Kasi hindi gawain ng spirit-led yan. At kakanta-kanta pa sa iyong programa, paiyak-iyak pa. Diba? Kakahiya naman. Huwag wag mong ganun. Huh? So we need to stop that, and we need to focus on Jesus and serving Him, and to be grateful no matter what we got. No matter what happened to us, we need to be grateful because God loves us so much. I love you all, yung aking mga Facebook friends, mga former churchmates ko. Andito pa rin po ako. I will serve the Lord through thick and thin, no matter what, because I am a believer of the Savior. I'm a believer of Jesus, and forever it will be. With my family, as for me and my house, we will serve the Lord. Let us pray. Father in heaven, I want to thank you for this hour daily breath. Salamat po, natuloy pa rin ang hour daily breath. And thank you for having this great, great thing na nararanasan po namin yung pagtitiwala sa iyo sa kabila ng mga pagsubok at adversities. Thank you for having our faith elevated and giving it a love in our hearts for those people who don't like us, who hate us, who persecute us, who do something bad against us. Help us to have a forgiving heart and a loving heart. Thank you, Father in heaven, for those people who watch this hour daily breath. May you bless them and give them strength and encouragement every day. In Jesus' name we pray. Amen. Kumuli si Pastor Bert, your daily bird. Our daily breath devotion. Good morning po. Ingat po kayo lagi. Salamat. Ingat.